Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ng Panginoon ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita'y bumagtas sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng animoy pader na tubig. Hinabol sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal, karwahe, at kabayuhan ng Paraon. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo'y ginulo ng Panginoon mula sa haliging, apoy at ulap. Nalubog ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makatugis ng matuling. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito, sapagkat ang Panginoon na ang kalaban natin. Sinabi ng Panginoon kay Moises, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ng kanilang karwahe. Ganoon nga ang ginawa ni Moises at pagbubukang liwayway na numbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo'y nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ng Panginoon ang dating ng tubig, kaya't sila'y nalunod na lahat. Nang manauli ang dagat, natabunan ang mga karwahe't kabayo ng Paraon, pati ng kaniyang mga kawal, at walang natira isaman. Ngunit ang mga Israelita'y nakatawid sa dagat, natuyo ang dinaanan sa pagitan ng animoy pader na tubig. Nang araw na yaon, ang mga Israelita'y iniligtas ng Panginoon sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo, nagkalat sa baybay dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa Kanya at sumampalataya sila sa Kanya at sa alagad niyang si Moises. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para sa Panginoon. Ang Panginoon atin ngayong awitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay, ang mga kabayot, kawal ng kaaway,
sa pusod ng dagat lahat na tabunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Hininga mo'y parang hanging umiihip, kayang pataasin pati na ang tubig. Napahihinto mo ang agos ng batis, pati kalaliman ay natutuyo mo kung siya mong nais. Wika ng kaaway, aking tutugisin, tiyak aabutan. Kukunin kong lahat ang makikita ko kahit anong bagay. Hahati-hatiin iyaong kayamanan sa aking patalim at lakas na taglay. Kakamkaming lahat ang ari-arian. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Ang isang hingamoy, malakas na hanging nagpapadaluyong para silang tingga na nagsisilubog kung takpan ng alon. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Nang ang iyong kamay, ang kanang kamay mo ng iyong itaas, sila sa daigdig, naglaho at sukat, sila'y dadalhin mo sa pinili mong bundok, sa lugar na itinangi mo, para maging iyong lubos, at sa santuwaryong natayo, ayon sa iyong loob. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Magsitayo po ang lahat. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ama't ako'y mananan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Isang diretsahang pahayag mula kay Jesus tungkol sa kung sino ang tinuturing niyang kapamilya o
ina at mga kapatid. Narinig naman natin ang sinabi ni Jesus, sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Malinaw. Wala naman pong malabo at wala nang dapat ipaliwanag kung sino ang tinuturing ni Jesus na pamilya. Malinaw at hindi malabo. Alam natin na para mapalapit ang isang tao sa Diyos, kailangan nating magdasal. No? Tinuturo namin yun, mga pare, magdasal kayo, magsimba kayo, para mapalapit kayo sa Diyos. Kung nararamdaman mong ang layo-layo ng Diyos, baka hindi ka nagsisimba, baka hindi ka nagdadasal. No? Paulit-ulit nating sinasabi yun. Dahil sa pagdadasal, nakikilala natin at nakakausap natin ang Diyos. Hindi po ba? Sa dasal, nakikilala at nakakausap ang Diyos. Pero, iba yung malapit ka sa Diyos sa itinuturing ka ng Diyos na kapamilya. Magkaiba yon. Pwedeng malapit ka lang o malapit ka lang pero hindi ka kapamilya. Dahil para kay Jesus, ang pagiging kapamilya ay kung sino ang tumutupad sa kalooban ng Diyos. Hindi lahat ng nagsisimba tumutupad sa kalooban ng Diyos. Kaya pwedeng malapit ka sa Diyos. Pwedeng nararamdaman mo ang Diyos. Pero hindi ibig sabihin kapamilya ka ng Diyos. Dahil malinaw, para maging pamilya ng Diyos, tuparin ang kalooban ng Diyos. Ito yung magandang itanong natin sa ating mga sarili. Sinusunod ko ba o nasusunod ko ba ang kalooban ng Diyos? Narinig natin yung kwento sa ating unang pagbasa. Alam ko po, familiar kayo dun sa kwento ni Moises nung hinati niya yung dagat. Naalala niyo ba yung kwento na yon? Di ba? Hinati ni Moises yung dagat. Yun po yung sinasabi sa unang pagbasa. Kung hindi niyo masyado napakinggan, yun po yung kinukwento. Kasi iniligtas ni Yahweh ang mga Israelita sa kamay ng mga Ehipsyo o sa Ehipto dahil inaalipin sila doon. Iniligtas sila ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Ang sabi ni Moises, aalis na tayo dito. Lilikas na tayo dito. Tatakas na tayo. Lahat ng mga sumunod, naligtas. Yung mga hindi sumunod, alam na natin yung nangyari. No? At habang tumatakas sila, dumaan sila doon sa dagat. No? Hinati ni Yahweh, hinati ni Moises. No? Sa pamamagitan ni Moises, yung dagat. At nakatawid sila doon. Diba? Pagtawid nga nila, anong ginawa? Diba? Ibinalik yung dagat at nalunod ang lahat ng mga humahabol na Ehipsyo sa kanila. May kaugnayan yung kwento. Sa buhay natin, may mga pinapadala ang Diyos. Na tulad ni Moises, na nagsasalita para tayo ay maligtas. Kagaya nung nagsasabi sa iyo na hiwalayan mo na yan. Ha? Makakasama sa iyo yan. Hindi makakabuti yan. O kaya yung nagsasabi sa iyo na mag-aral kayo ng mabuti para maging maganda ang kinabukasan ninyo. Meron din naman nagsasabing itigil mo na yung paninigarilyo. Itigil mo na yung pagiinom mo. Makakasama sa kalusugan mo.
kawawa naman yung mga anak mo. O kaya, meron namang ibang tao nagsasabing magsipag at magtipid para umasenso. Diba? Familiar yung mga ganitong salita. Pero, ito yung mga salitang hindi natin madalas pinakikinggan. Kung tutuusin, ito yung boses ng Diyos. Ito yung boses na magliligtas sa atin. Pero kadalasan, yung mga ganitong boses, ayaw nating pakinggan. Ayaw nating sundin. At yung mga taong nagsasabi sa atin ng ganito, ang turing natin, kontrabida sa buhay natin. Diba? Nagagalit tayo pag pinagsasabihan tayong hiwalayan na natin. Nagagalit tayo kapag pinagsasabihan tayong itigil ang paninigarilyo. Ang bisyo, para bang akala natin, no, kinukontra tayo, pero hindi natin alam, ito yung mga boses na magliligtas sa atin. Kaya magandang paalala sa atin ang sinabi ni Jesus, sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Mga kapatid, meron pinapadala ang Diyos para magsalita sa atin, para magligtas sa atin. Nasa sa atin na kung tayo'y makikinig at susunod. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon bilang isang komunidad, humingi tayo sa Diyos Ama para sa ating mga pangangailangan at ating sambitin sa bawat panalangin, Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang simbahan naway maging isang tunay na pamilya na may pananalig sa kalooban ng Ama at sa mga turo ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway huwag magpasa ng mga batas na labag sa ating pananampalataya at moralidad. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga pamilya, naway maging tunay na magkakapatid sa turing sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal sa isa't isa ayon sa kalooban ni Jesus. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa, naway pakitaan natin ng pagkalinga sa anumang paraan upang mapagaan ang kanilang dinadala at matulungan silang patuloy na magtiwala sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Mapagmahal na Ama, gawin mo kaming mga tapat na anak mo na masunurin sa iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan nyo nitong tinapay na nagdudulot
ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos nung araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap namin ngayon na iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ng kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mangamba, di ka nag-isa sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita.
mahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa'king mga mata. Minamahal kita. Mahal kita. Sa tubig kita'y sasagipin. Sa apoy ililigtas man ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Paalala, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik,
Mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat at panatilihin lamang po natin ang physical distancing sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Sundin po natin yung mga narinig nating paalala para po ang lahat ay maligtas. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal din po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pagantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,